What's up mga kanoo? So, kamusta kayo? Bali ngayon kasi, pupunta tayo sa car wash shop. Pero yung car wash shop na yun, yung inuhulugan ng tigti 10 NT. So, lilinisin natin itong si Buddy. Kasi, ala, tingnan nyo naman, no? Puro tae lang. Napakadumi na niya. Tae ng ibon. Yan. Kalibot kaanan na yung tae niya. Ulan arawin kasi dito yan. Napakadumi na niya. So, ngayon, lilinisin natin ng mga kano para naman pag ginamit natin, magmukhang bago. Like and subscribe. So, what's up ng mga kano? Bali, ito na nga pala yung gamit natin sa paglilinis. Nagdala rin ako ng tripod para habang naglilinis ako, alam mo na. May pang-video tayo. Tapos, ito, yung towel. Tapos, yan. Bali, wala kasi akong coins. Kaya, nagpunta ako dito sa 7-Eleven. Magpapalit tayo ng coins. Tara, let's go. Okay na, no? Mga kanon, nakapagpapalit na tayo ng tigti 10 NT. Bumili lang tayo dito ng maiinom. So, punta na tayo dun sa car wash. Yung tigti 10 NT lang. So, ayan na mga kanon. Tayo nagulog tayo ng 10 NT para tubig. Okay, tapos na. So, natin. Napakadami talaga ng dami ng gasgas, oh. Mga kano, oh. Ano, ang lilinis na tayo ng sakyan. So, let's go. Bagong linis na naman si Buddy. Mga kano, pwede na naman isa lang sa galaan. Ang problema hindi tayo pwedeng gumala ngayon, no? So uwi na tayo mga kano, para pagod. What's up mga kano? So natapos na tayo mag
car wash, no? Sobrang init. Ay, na si Buddy. Umulat arawin na naman doon yan. So, matibay naman yan eh. Saka yung pintura niya. Ah, pang matagalan talaga. 2 taon na rin sa amin yan, si Buddy. What's up, mga kano? So, saktong-sakto yung linis natin kay Buddy. Ay, no? No? Saktong-sakto. Sobrang dilim. Mukhang uulan pa ata. Malas, malas, malas. Didilig ko lang. So, didinis ko lang eh. Uulan na. Ano naman yan? Wrong timing. Natin yung mga alaga natin dito. Yung ating papaya. May kalapati pa dun. Ayun, kalapati. Yun o kaya yan. So, tagad magbunga nitong ating pinya. Tapos itong ating babaya. Magbubunga din yan. Tsaga-tsaga lang. So, yun. Uulan na, mga kano. Nakita nyo ba yan? So, nakita nyo sa kabila, no? Puro mga tanim. Dati yan, mga kano. Walang harang dyan. Pwede kang tumawid-tawid dyan. Ngayon, hindi na pwede. So, nakalimutan ko kasi yung cellphone sa loob. Kaya, magbalik ang... Mga nakalipas na araw, nagiging makakalimutin ako, mga kano. Ba't kaya? Kintab ng gulong, oh. Lumito yung tunay na kulay niya, mga kano. Makintab pala talaga to. Yung iba, hindi pa masyado nalinis. Dat pala, pinakalinis ko pa. Ito ang kintab, oh. Yung pinakamags niya, makintab pala yan. Ano lang kasi ako, si gamit lang. Makagamit lang. Kaya, hindi kasi umahilig magkukumpuni ng mga motor, mga sasakyan, ganyan. Basta makagamit lang. Pag may problema, diretso na agad sa pagawaan. May mga tao kasing makalikot talaga sa mga ganyan, tapos maalaga. Kaya ako, dati pa ako talagang ganun. Pasok na tayo sa loob. Siguro mga kano, hanggang dito na lang muna yung ating vlog. So, next time na lang ulit. Bukas may pasok na pala ako, no? 2 araw kasi ako walang pasok, kahapon Sabado, tas ngayon Linggo. So, update nga pala dun sa bahay na bibili namin. Nung nakaraan, yun na ako nakita nyo yung bahay na ano, na yung style dormitory. Bali, ang nangyari nun, merong kumuha na ano, na agency. Bali, bibigay na sana sa price na gusto namin, no? So, mababa na nga namin kinuha eh. Kasi yung renovation nun halos medyo mahal pa. Yung renovation niya medyo mahal, mga kano. Oh, kaya kinuha namin sa mas mababang presyo. So, yung may-ari nun, ibibigay na sana sa amin. Ang problema, may umipal na agency. Sabi, tutulungan daw siyang maialok sa mas mataas na halaga yung bahay. Kaya yun, hindi na sa amin binigay. So, naghintay pa yung may-ari ng bahay na baka nga naman meron pang mas mataas na presyo. Sayang, dapat sa amin na yun eh. May umipal pa sana. Yeah, may umipal pa na ano. Hala eh, ganun talaga. Pag gusto mo talagang kumita, diba? Di mo rin masisisi. Hindi siguro para sa amin yun. Pero sabi naman ng ipag ko, after 3 months, pagka wala pa daw bumili ng bahay, eh sigurado baka sa amin na ibigay dun sa presyo na pagkasundoan namin. So baka akala nyo mga kanong hindi talaga kami bibili ng bahay. Bibili po kami, kaya lang dito kasi sa Taiwan, sobrang hirap bumili ng bahay pagka hindi ka sigurado. Mahirap magsisi kasi ilang taon nung huhulugan yan, ilang taon babayaran, tapos pagsisihan mo lang, diba, sobrang sakit nun. Kaya
dito sa Taiwan kasi sobrang mahal ng bahay. Kung nandiyan ka sa Pilipinas, kung may 1 million ka, makakabili ka na ng napakalaking bahay, no, mga kanoon, no, sa napakalaking lupa, no, yung 1 million mo. Samantalang dito, kung may 1 million ka, di ka makakabili ng lupa, di ka makakabili ng bahay, no. Minimum of 5 million, yan, makakabili ka na. Yun, yung parang style condo. Yung dalawang kwarto lang, tapos isang kusina, yun lang. May threat. Yun nga yung sinasabi ko mga kano, sobrang mahal na mong bahay dito sa tayo. Hindi siya katulad yan sa ating sa Pilipinas. So ang taas pa ngayon ng rate, no? Kung meron ka ditong 1,000, pag pinalit mo sa peso, maabot siya ng 1,700 plus. So malaki yung palitan niya yun. Samantalang dati nung unang abroad ko, nung nandito ako, 1.6 lang ata. Ngayon 1.76 na. Pataas ng pataas. Laki ng palitan ngayon mga ano. Iba na kasi ngayon eh. Kung dati OFW ako, pag nakaipon akong pera, syempre papadala mo sa Pilipinas. Pero dito kasi yung kinikita ko, pera mo na dito yung kumbaga dito mo na rin gagastasin. Parang ganun din. Maganda lang dito kasi hindi ka mawawalan ng trabaho. Sa Pilipinas naman, mahirap humanap ng pagkakitaan. So mahirap yung pera. Dito naman madali yung pera. Ang problema nga lang, sobrang mahal ng mga bilihin. So parang ano yan yung hindi masasabi mo na ano eh, na hindi talaga pare-parehas, no. May maganda, may pangit talaga. So hindi talaga siya ano, para alang maiwan sa mga taong may mayayaman talaga, may mahihirap. Kasi pag lahat ng tao mayayaman, lahat ng value bababa na. O yung ginto, yan, di ba? Diamond and lupa, bababa na yan kasi lahat ng tao mayaman eh. So, marami ng tao ang tamad nun. Wala na magtatrabaho kasi mayaman na. Kaya may mahihirap kasi para mabalance yung ano. Dami kong sinabi, no? Pero yun kasi yung mga naiisip ko minsan eh. Yung mga, ba't kaya hindi na lang lahat ng tao mayayaman? Ba't kaya may mahihirap pa? So, yun nga yung naisip ko. Kung halimbawa na lahat ng tao mayayaman, dadami yung tamad. Bababa yung value ng pera, ng mga gamit, di ba? So dadami yung tamad. Kahit naman nung araw pa, yung mga ninuno natin, di ba, may mga mayayaman talaga. Tapos may mga alipin na rin sila dati pa. O, ganun talaga eh. Siguro, hindi na lang na mga kano, dami kong sinabi. At doon nga pala sa nag-comment, no, sa question and answer mga kano, sabi yung mga nag-comment dun sa question and answer natin. So, pagka tumanda kasi kami ni Mrs., hindi namin balak mag-stay dito sa Taiwan. So, doon na kami tatanda sa Pilipinas. Tapos, yung baby namin, siyempre, pag lumaki na sila, dito na sila sa Taiwan kasi dito na sila lalaki eh. Kumbaga, mag-uwi na lang sila sa Pilipinas for vacation, yan. Pabalik-balik na lang. Ganun yung mangyayari dyan mga ano. Kasi napakahirap naman daddy dito sa Taiwan. Maniwala kayo, matanda ka pa, nagtatrabaho ka pa rin. Kailangan mga 60 plus ka na ganyan, 65 ganyan, bago ka makapagpahinga, para kahit na matanda ka na, ala ka ng problema dahil suportado ka na ng gobyerno. Pero karamihan kasi dito, yung mga matatanda, inaalagaan na lang ng mga OFW. Yun, na pinapaalaga na lang kasi busy sa trabaho, o kaya dinadala dun sa ano, kasi maraming matanda tapos pinapakain. Hindi ko alam yung tawag dun eh. So yun nga yung plano namin, no, mga ano. Hindi namin plano ng tumanda dito sa Taiwan. Siyempre, dyan pa rin kami sa Pilipinas kasi mas maganda dyan, saka mas masarap tumanda dyan. So hanggang dito na lang mga ano, dami ko nang sinabi. So pawis na pawis ako, sobra. Hirap linisin ni Buddy. Nasanay kasi ako naglilinis lang ng motor eh. So, gandito na lang ng mga kano. Puro na lang ako ng gandito na. So, bye-bye. Don't forget like and subscribe. Like and subscribe.